Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Commission on Elections o COMELEC na siguruhin na nasusunod ang social distancing sa mga dumadalo ng campaign rallies ng mga kandidato sa 2022 elections. Sa kanyang lingguhang Talk to the People, muling nagpaalala ang presidente sa panganib ng COVID-19 lalo na kapag hindi nasusunod ang safety protocols. Ayon sa chief executive, hindi naman ipagbabawal ang pagdaraos ng campaign rallies sa mga pampublikong lugar pero kailangan lang anyang sundin ang patakaran ng pamahalaan. Nagpaalala rin ang Pangulo sa COMELEC na huwag hayaan na nilalabag ang ipinatutupad na safety protocols sa panahon ng kampanya. Nanguna ang tambalang Ferdinand Bongbong Marcos at Sara Duterte Carpio sa survey ng Publicus Asia para sa mga presidential candidate. Sa kanilang fourth quarter survey, nakakuha si Marcos ng 51.9% mula sa tanong sa mga respondent kung sino ang pipiliin nilang kandidato sa pagkapangulo. Nasa ikalawang pwesto naman si Vice President Lenny Robredo na nakakuha ng 20.2% at pangatlo si Manila Mayor Isko Moreno na mayroong 7.9%. Para naman sa Vice President race, nasa unang pwesto si Mayor Sara Duterte na mayroong 54.8%. Kasunod ni Duterte Carpio si Doc Willie Ong na mayroong 11.2% at halos kadikit sa ikatlong pwesto si Senator Tito Soto. Nilinaw naman ng Publicus na walang nag-commission ng survey na ginawa mula December 6 hanggang December 10 sa 1,500 respondents. Tumagal ng 30 minuto ang panibagong sagupaan sa pagitan ng puwersa ng pamahalaan at mga miyembro ng New People's Army sa Sagay, Camarines Sur. Ayon sa 9th Infantry Division ng Philippine Army, isang NPA ang nasawi sa engkwentro kasunod ang pagkaka-recover ng ilang mga armas at gamit ng mga miyembro ng Communist Terrorist Group. May security operations ang mga sundalo, katuwang ang Camarines Sur Provincial Mobile Force Company, Police Provincial Office at iba pang intelligence units ng probinsya nang makaengkwentro ang nasa 10 NPA sa Barangay Salvacion. Nagpapatuloy naman ang pagtugis sa mga tumakas na rebelde. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.